Good morning, mga kalalabs! Kamusta po kayo ulit? Welcome back to another vlog! We are ready kasi it's family day today and happy family day sa inyong lahat, mga kalalabs. So, magde-date kami ni Nicole. She is ready. Ayan siya. So, nakapig si Mommy Pay today. Yeah, kinuha niya. Yan po yung binili ko nung nakaraan at kinuha po niya. Wala tayong magagawa. Pati yung aking lip oil na Dior, kinuha po niya. So sabi ko, ano ba yan? Kinuha na naman ni Nicole. Tatago ko na yung mga gamit ko kasi kinukuha niya po. Nakasampay yung ano dyan, yung aking cardigan. Kasi ayoko siyang ilagay sa dryer. Kasi pag nilagay mo siya sa dryer, madali siyang maluma. So sinampay ko siya dyan. Okay, let's go. Okay, let's go. Bango talaga nung Jo Malone ko, mga kalalams. Bango niya, nakakaano talaga siya. Nakaka-shala. Oh, yung ganda naman dito. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We have water and green tea. Which one do you like? Can we have both, please? Both? Yeah, thank you. Thank you. So, ito yung pangalan ng restaurant, mga kalalabs. Tendon Kohaku. So, tingnan natin yung kanilang menu. Order kami ng chicken wings kasi sabi ni Nicole gusto. Yes, that's the one. Yeah. I'll get that one. Yeah? Yeah. Okay. And then you'll get the other one. So, you don't want the Kohaku tendon? No? Okay. Ayan yung ano. Let's share that one. Okay. And meron din silang mga udon dito kung gusto nyo. But we are here to have tempura. Yes. And ito daw yung ano, popular daw nila. Oh. Ayan. And price. Kita niyo yung mga price. Okay. And then they give us tea, green tea, and then water. So order lang kami, mga kalalabs. Ang ganda ng restaurant na to. Oh. First time namin dito. Yan yung nasa taas. Ganda ng ano, decoration. Ito na naman po tayo sa ating pagkain na napakarami. So, in order ko yung combo. Meron siyang kasamang salad and then meron siyang miso soup. And then we have this one. Looks so good. May rice to sa loob. So, si Nicole same lang din. Parang same kami ng order. Pero hindi niya kinuha yung combo. But we ordered chicken wings. Oh my God, Nicole. Patingin nga yun sa'yo. Ang daming hipon. Yeah, I love hipon. Yeah. So, ayan. Kain po. Try natin. How is it? So good. So good? Yeah. Okay, try natin yung salad. I think yung dressing niya is may sesame. And kewpie mayo. Wow, it's really good. Try natin to. Meron ka ng bomb. So, how's the lunch, Nicole? Good? Gustong gusto niya kasi paborito niya ang tempura eh. So, dahil nag-order na naman kami ng sobrang pagkain, meron na naman takeout si Mommy Faye. Ito yung chicken wings. Nabusog na ako dun sa ano, in order ko. Kaya si Nicole kumain lang siya ng isang piraso nito. So, meron pang
tatlong piraso na natira. So, on the way na kami sa Winners. Hindi masyadong malamig. Ganda ng ano. Ganda ng weather. Kahit cloudy siya ng slight. Winners na kami. Diretso kami talaga sa ano, no? Sa mga bra. Wala masyadong tao today. Siguro, syempre, ano, family day. Kung hindi nasa restaurant, nasa bahay, nagluluto, mga ganun. Mas banding-banding ba? Ayan. Ay, hindi dito na naman tayo. Mamaya lalabas tayo ng hindi bra ang binili. Kundi, kung ano-ano. May mga pantulog din sila dito, mga kalalabs. Ayan. Pero okay na ako sa pantulog ko kasi nakabili na ako sa ano, Costco. At maganda yung quality ng mga nabili ko. Ay! Parang ano to ah. Sumisigaw sa aking damdamin. Oops. Tukso, layuan mo ako. Nagtitingin-tingin lang ako. Nagtatry si Nicole ng ano niya. Yung kanyang napili. Kate Spade. $199.99. Maganda yung ano ha. Gusto ko yan. Pero hindi ko kailangan ng bag. Pag hindi kailangan, huwag bilhin. Tingin-tingin lang. Marami ng mga dresses ngayon, oh, kasi magsa-summer na. Siyempre, spring muna bago summer, di ba? Ayan na siya, tapos na siya. Magbayad na kami. Hello, we are home. Hello. Beh, lagyan mo siya ng pagkain, kasi hungry yan. Ayan na siya, oh. Kunti lang, ah, huwag marami, kasi papakainin ko siya mamaya ng ano. Hello. Gutom na siya. Ba't ayaw lumapit sa'yo ni Ubi, be? Parang takot na takot sa'yo si Ubi. I think your hand is so heavy. Oh, ay, natuloy. Tumakbo na siya. Si parang ewan to si Nicole. So, lalabas ulit ako mga kalalabs. Ibalik ko to. Hindi ko nagustuhan yung kulay niya. So, hindi ko alam kung ano ha. Maibabalik to. Pero dito sa Canada, pag hindi mo nagustuhan yung items, pwede mo siyang ibalik. So, nung binili ko to kasi, sabi nung ano, nung nag-a-assist sa akin, maganda yung kulay. Kasi nga, meron akong lip tint sa lips, tapos minix ko lang. And then nung pag, yung ito na lang, ang pangat pala ng kulay. Parang ano, walang ano. Tapos hindi siya nag-stay sa lips. So I will try to get yung isa, yung Dior. Yung lip oil, kinuha ni Nicole. So kukuha ako ng Dior, pero lip tint naman. Hindi siya lip oil. Kinuha niya na naman ah. Lagi na lang niyang kinukuha yung mga gamit ko. Ayan yun, oh. Maganda siya, no, be? Yung para sa'yo, walang kulay. Lip oil. Meron nga. Tapos, ito yung nabili ni Nicole. As what I said, bra lang talaga yung ano, binili natin. Ayan. Kasi, alam nyo na. Ito, Gap Body. So, tatlong piraso siya. And worth $39.99 plus tax. Naging, I think, kinalabasan niya $44. O, ayan na, be. Kunin mo na to. Ayan, may bago na siyang bra. Tapos, yung chicken bee, akainin mo. Yeah, okay. Labas lang ako saglit. Sa Shoppers lang naman ako pupunta. Magpabango lang ako ng set kasi amoy timpura ako. Ubus na to, oh. Yung bombshell na ano, Victoria's Secret. Pero matagal din siya, in fairness naman, ah. So sabi ko kay Papa, di huwag niya akong bilhan ng ano, hindi travel size na pabango. Kasi binibilhan na naman niya po ako, no. Sabi ko, ako na lang yung bibili kasi ano, alam ko kung ano yung gusto ko. And sabi niya, I know naman na gusto mo yung Jo Malone, sabi niya sa akin. Pero meron akong Jo Malone. Tapos, meron pa akong gustong pabango, di ba yung Chanel, anong pa? Chanel Chance yata yon, yung kulay green yung laman niya sa loob. Kulay green ba yun? Eh, meron akong refillable na ano, yung pang travel size. Sabi ko, wag muna ngayon. Tapos, binibilan niya ako. Sabi ko, wag na muna ngayon, love. Meron pa ako. Ubusin ko muna yung meron ako, di ba? So, okay naman na merong collection ng pabango. Pero yung maliliit na pabango, parang ganito lang. Kasi, na dadala ko siya sa travel. Diba? So, ayan, magpabango lang ako. So, andito na ako sa Shoppers. So, hanapin ko yung ano, yung gusto kong lip tint. Parang ito yata yung... Ayan siya. Pero ito yung gusto ko na ipalit. Anong shade dito? 771. Parang 771 din naman to. Same lang ba sila? Oo nga, same lang.
Okay, maya ko pa siya ipalit. Pasok muna tayo dito. Meron akong ano dito eh. Favorite na area. Malakas nga lang yung music. Pero that's okay. Ito yung favorite area ko. Diba, pabango. Oh. Ayan siya oh. Ito yung Chanel. Ayan, saan ba yung gusto ko dito? Ito yung ano, sinasabi ko sa inyo na kanina. May refill siya. Yung tatlong pirasong bote yung laman yan. Tapos meron akong lagayan. And this one yata, yun. Ito nga yun. Yung gusto ko. Next time ako bibili pag ano, need ko na. Hindi ko naman na kailangan ngayon. May pabango pa ako. Diba? Coco Chanel. Diba? Sinong may gusto sa inyo ng Coco Chanel? Ayan, okay. Parang walang tatrabaho dito. Hanapin ko yung ano, tatrabaho dito. May mga ano, ganitong pabango. Pabango ba to? Mabango kaya yan? Bye na ako mga kalalabs. At napapalitan ko yung aking lip tint. So, ang pinalit ko is yung Dior. And guess what? Ayaw pa ni ate na palitan yung lip tint na binili ko. Sabi niya, no exchange, no refund because he already used it. So sabi ko, okay, don't worry. And then, nag-look around ako. And then for some reason, naawa siya sa akin. Sabi niya, Miss, sabi niya ganun sa akin, I will exchange your lip tint this time, but next time, no more changing. Kasi especially, lip tint siya at nagamit mo na siya. Sabi ko, naawa si ate sa akin. So sabi, hindi ko naman siya pinilit, pero sabi niya, okay, I'll exchange it for you. Kasi hindi ko talaga nagustuhan yung kulay nun. Paano kasi si, sabi ko dun sa nag-assist sa akin, sabi ko sa kanya, meron akong lip tint, sabi kong ganun. And pag imimix ko siya, syempre magbe-blend yung lip tint ko na ginamit ko, tapos yung binili ko na lip tint sa kanila. So maganda yung ano niya, kinalabasan niya. Pero pag ano lang, pag yun lang yung ginamit mo, ang pangit, oo. Tapos yung... Hindi siya maganda. Hindi ko, ako yung tipong tao na hindi naman ako maarte basta yung product is talagang okay siya. Pero yun kasi talaga nung ginamit ko, yung nilagay ko siya dito sa kamay ko tapos pinahit yung parang tinray ko siyang ganyan. Tapos hindi ko nagustuhan yung kulay, tapos yung texture ng lips hindi ko nagustuhan. Hindi ko lang alam. Baka kayo meron kayong NARS na brand na lip tint. Hindi ko alam kung mali lang yung shade na nakuha ko or hindi talaga siya magandang quality. Pero I know NARS is a good quality brand. But anyway, yun lang. At least, pinalitan ni ate yung aking lip tint. So, again, you're not allowed to exchange lip tint pala or lipstick pag nagamit mo na siya sa lips mo. Bawal. So, si ate, pinalitan niya lang kasi medyo naawa yata siya sa akin. Thank you naman kay ate, no? So, anyway, ito yung nakpili ko. Yung shade ng Dior. Ito yung, ang tawag dito is Dior Addict Lip Tint. So, yung shade is 651, yung pinili ko. So, I think blend naman siya sa aking, ano, sa aking face, no? Hindi ko siya pwedeng itry ngayon. Hindi ko na siya tinry sa lips ko kanina. Kasi meron akong nakalagay na lip tint. So, lip oil na mayroong kulay, yan. Ito yung, ano, lip oil ng Clarins. Maganda din to. So, ayan yung nasa lips ko. So, tinry ko na lang siya dito sa may, ano, sa may kamay ko. Sabi ko, ay, gusto ko tong kulay na to. So, ayun. Ito na lang yung pinili ko. Tignan natin kung maganda nga ba siya next time. So, bukas gamitin ko siya pag lalabas ako bukas. So, yes. Okay, buti na lang pinalitan niya kasi nasasayangan ako dun. Pero hindi naman yung parang hindi ko na siya gagamitin. Gagamitin ko pa rin siya pero imimix ko siya with the Gorgeous Glow Serum. Yung ginagamit ko. Yung ginamit ko sa mukha ko. Tapos ginamit ko sa lips ko. Maganda kasi yun. Pwede mo yung sa lips, pwede siya sa cheek. Diba? So, yes. Okay. Now, magpalit lang ko ng damit at ipagpapatuloy ko yung aking mga naudlot na trabaho dito sa bahay. Hindi ko nga alam kung ano yung uunahin ko. Para akong... Sabi ni Nicole no kanina, I don't know what's next. I don't know what to do with the stuff. Sabi niya, don't touch. Sabi, bakit di ko gagalawin? Kailangan kong galawin. Kasi pag di ko ginalaw, ano na mangyayari? Di makalat sa bahay, di ba? Luka-luka talaga si Nico. Sabi, huwag mong galawin. Huwag ka na maglinis. No, I can't. I can't live na hindi naglilinis at nag-aayos. And by the way, pakita ko sa inyo yung ginawa ko dito sa kitchen, no? Kasi nagawa ko siya kanina bago ako nag-ready. Then, pakita ko sa inyo. So, ito na yung itsura niya. So, binalik ko yung ating air fryer dito.
And yung coffee machine is dyan. Tapos yung aking, ano, kettle. And nilagay ko yung lagay ng prutas dyan. Mukha lang siyang empty. Pero I think it will be, it's okay lang, no? Or i-move ko tong, i-move ko siya ng konti dyan para mas maluwang dito. And may mailagay pa akong stuff dyan one day. But anyway, yan na lang muna ngayon. Hindi muna ako nag-iisip ng kung ano-ano. Basta, sakto lang, di ba? Sakto lang na ganyan. Tapos paggagamitin ko yung aking bread machine, then meron akong space. Kung gagamitin ko yung pang grill, then meron akong space, di ba? So, ayan yung kinalabasan ng aking kapaguran kahapon. Pero, ngayon ko lang yan inayos. Hindi ko lang naipakita. So, ang gagawin ko na lang is imumove to. Tapos, di ba kanina nabanggit ko sa inyo dun sa vlog, meron siyang marumi-rumi dyan. Ayan, oh. So, I don't really know. So, kukuha ako ng ano, pang siguro pang, ano pa nito, kahoy. Tapos, isisiksik ko na lang dyan para malinisan dyan. Kasi hindi naman makakapasok yung ano ko dyan eh. Yung walis ko. Hindi carabels. So, ayan, mamaya. Tingnan natin. Yun yung problema. Hindi ko siya mamove kasi mabigat to. Ako lang mag-isa, diba? So, hindi ko siya mamove. Ito, pwede pa. So, kung hindi ko siya gagawin today, baka mag-day off ako today, no? Day off muna ako sa paglilinis. Ipagpatuloy ko bukas, 'di ba? Pwede naman 'yun, 'di ba, mga kalalab? So pwede naman ako mag-day off, 'di ba? Kasi talagang kahapon binugbog ko yung sarili ko. So I think I will relax today and then tomorrow dahil si Nicole may pasok na siya sa school tomorrow. Then all by myself na tayo. Oh, by myself. Na 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 na. Oh, by myself anymore. Ano daw? Oh, my G. Okay. Let's exchange the, ano. Pwede ko ng damit. Good morning, mga kalalabs. The next day vlog po tayo. At nakapag-day off ako sa paglilinis kahapon. So, I have a lot of energy today. O, diba? Ipagpapatuloy ko yung mga, ano, dapat kong gawin na hindi ko alam po saan ako mag-uumpisa. Pero, of course, step by step. So, yung mga ito pala, mga kalalabs. Yung, alam mo yung hindi mo nalilinis parati. Tulad nito, itong mga, ano, ayan, yung mga decoration dyan. So, kailangan kong punasan kasi nga, dusty. And, kailangan ko ding punasan yung mga windows kasi sometimes is meron siyang itim-itim ba. Hindi naman siya mold. Basta galing siya sa alikabok. Tapos, nag-form na siya ng itim. Pero, madali lang linisin kasi pag inisprehan ko siya ng water na may bleach, matatanggal siya kaagad. So, it's easy. So, imumove ko yung mga bagay-bagay dito. So, ang ginagawa ko muna ngayon is nagre-remove ako ng mga bagay na hindi na kailangan. So, kahapon, ang dami kong natanggap na message na ipipick up nila yung items na free. Kaso nga lang, wala sa isa sa kanila ang pumunta. Meron pang nag-message sa akin. Sabi niya, oh, still available. Sabi niya, can you bring all the stuff in my house? Yo, ako na nga yung nagbibigay. May yo talaga. Ano? Ako na nga yung nagbibigay po. Ako pang magdi-deliver ng items. No, hindi ako desperate. Hindi pa po ako desperada na mag-let go ng gamit, no. Kaya nga libre. Nakalagay din sa post ko na please pick up only. Diba? Buti sana kung binibenta ko yung items ko. Hindi ko naman siya binibenta. At ngayon, natuto na ako na pag may binibenta kong items, pick up only. Kasi na-trauma ako before na may binibenta ako sa Facebook Market. Pumunta pa ako ng Metro Town para i-meet siya. Hindi siya nag-show up. So, sabi ko, pick up only. Diba? Ang hirap kaya nun. Yung parang, tapos, pag punta mo doon, hindi naman pala, wala naman pala nag-show up. So, nasayang yung pamasahe mo, nasayang yung oras mo, diba? So, pick up only. So, piyam pa naman ako na ano, pwedeng ano, pwedeng dalhin mo dito sa bahay mga free. Napakamot na lang ako ng ulo. Maloka me. So, yung ako na nga lang din yung ano, nagbibigay. Ako pa yung magdi-deliver. Swerte naman ni ano, kuya or ate. Hindi ko alam kung kuya or ate yun. So, ayun. Anyway, mag-end na rin ako ng vlog, mga kalalabs. I try my best na mag-vlog ulit. Pero, I don't know kung makapag-vlog ako. Kasi, pag ano kasi, pag meron akong ginagawa, nagpo-focus ako dun sa ginagawa ko. So, I feel like matatapos ko siya ng mabilis nang wala akong iniisip na iba. Alam niyo 'yon. So, ayun. Okay. I'm
I'm ending this vlog. Ay, before pala tayo mag-end ng vlog, may nabasa akong comment. Sabi niya, totoo ba daw yung balita na umaalis na yung mga Pilipino dito sa Canada at lumilipat nila, umaalis na sila? Means to say, siguro yung umaalis, yung umuwi na ng Pinas, ganun ba yung ibig niyong sabihin? Hindi ko po alam, pero marami po akong kilala na lumipat ng ibang province. Yun po yung alam ko. Kasi especially, pag nakatira ka ng Vancouver or kaya Toronto, ito yung pinakamahal na place dito sa ano eh, sa or city sa Canada, Vancouver at saka Toronto. Yun talaga, yung cost of living talaga, especially sa housing, sa mga rental ng bahay, is very expensive. So yung mga kaibigan kong iba, lumipat ng Alberta, Regina, Winnipeg at saka ibang province ng ano, ng Canada. Kasi yung ibang place kasi ng example Calgary yata or Alberta, mura ang housing yata dyan. Hindi ko lang alam ha, correct me if I'm wrong, wala akong alam doon. Pero ang alam ko lang talaga is dito sa Vancouver, is mataas yung cost of living dito. Talagang mataas siya. So, kailangan talaga, ano, huwag basta gastos ng gastos. Oo, kasi renta mo palang ubos na po yung sahod mo. Diba? So, depende kung saang part ng Vancouver ka nakatira, kung sa Surrey. Merong mga mura din naman siguro, pero nakikita ko din kasi sa news na talagang yung housing, nagkakaroon sila ng ano, problema sa housing, sa rental, sobrang mahal. Yung dating 1,500, ngayon 2,500 na, 'di ba? So sobrang laki ng jump nung rental dito sa ano, sa Vancouver. Kahit saan naman mahal na no, kahit saan na ano lugar. Sa Pilipinas naramdaman ko din, o oh, 'di ba? Mahal na rin yung mga bilihin diyan. So kahit saan. So depende. Hindi ko po alam kung ano, kung umuwi. Yung mga umuwi siguro sa Pinas, meron na silang mga savings. Ayan, kasi hindi ka pwedeng umuwi ng Pinas nang basta-basta. Hindi ka pwedeng umuwi sa Pinas nang okay, uwi na ako, ayoko na dito sa Canada, napakamahal na dito. Tapos umuwi ka doon, anong income mo doon? So, kailangan mong planuhin yan. Ako, pinaplano ko talaga yan. Yung parang, oh, gusto ko nang tumira for good sa Pinas. Hindi yun basta-basta. Kami mag-asawa parang, oh, okay, let's do this, let's plan this. Ay, alam mo yun, especially pag may anak ka, kasi ang iniisip ng iba sa amin, or kami, iniisip namin yung future ng anak namin, o yung good education. Maganda naman po ang education sa Pinas, and may mga magagandang university, may mga magagandang school sa Pinas, and I believe na everywhere naman, maganda yung education. Ang ibig lang siguro nilang sabihin is, yung future, ganon. Kahit saan naman maganda yung future ko, masipag ka, matyaga ka, determinado ka, 'di ba? Yun yung ano eh, yung labanan ng good future eh, yung talagang masipag ka ganyan, determinado, may tiyaga, 'di ba? May pangarap. Yan yung mga yan yung ano eh, yun yung mga key para maging successful sa life, 'di ba? Hindi ibig sabihin nasa Canada ka, maganda na yung future mo dito, 'di ba? So depende, depende yan sa tao, depende kung ano yung pangarap mo, depende kung ano yung gusto mo sa buhay, 'di ba mga kalalap? Again, kahit nasa ang lugar ka, kung matsipag ka at hindi ka namimili at may pangarap ka, magiging successful ka. Yun lang yung masasabi ko. Again, I think yung mga ibang lumipat, yes, marami pong lumipat pero ibang province. So, yun yung alam ko. Kasi marami talagang kumakalat na balita ngayon na umuwi daw sila sa Canada, ganun. Pero I think yung iba, ano, gumagawa ng ganung content. Pero ang ibig nilang sabihin is, living Canada's, kunyari, living Vancouver, mga ganun. O kaya, aalis na ng Canada kasi lilipat ng ibang province, pero hindi naman nila sinabi kung saan sila lilipat, parang ganun. Ewan ko, ang gulo-gulo. Oo, sa social media ngayon, ang gulo. Hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang ano. Kaya, ay nako, piliin nyo kung ano yung mga pinapanood nyo, no. Sometimes sa news, very, very ano siya eh. Kasi syempre nga news yun, di ba? Hindi ibig sabihin na yung news na yun, is okay ba? Tama ba? Kasi wala ka naman dun sa lugar kung saan yung binabalita. Kaya hindi mo din alam. Yun yung sabi ni Papa Dib din saan. And I know that too. Kasi pag sinabi nilang, example, sinabi nila dito sa Vancouver, ang dami na naghihirap, ganito, ganyan.
marami pa naman ding ano, 'di ba? Ano yung ibig sabihin noon? So, hindi mo alam kung ano talaga nangyayari doon or sa Pinas. Oh, ang dami nang naghihirap ganito ganyan. Hindi mo din naman alam kung hindi ka naman nakatira doon, 'di ba? So, news is news. May mga fake news, may mga good news. So, piliin nyo kung ano yung sinisiksik nyo sa utak nyo at kung ano yung pinapaniwalaan nyo, diba? So, ayun, ingat-ingat lang sa kung ano yung pinipili nyong pinapanood, kung totoo ba o hindi. Diba mga kalalabs? And the important thing is, yung sa inyo, i-focusin yung sa inyo. Charisa! Ano daw? Anyway, salamat po sa panonood. Sana po ay na-enjoy nyo yung vlog natin today. So, I'll try my best to vlog more. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. And thank you. Yun lang masasabi ko. Salamat. And I love you all. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa ating mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog mga kalalas. God bless us all. Stay safe and always be kind.